Good morning, start ka na natin dyan mga katinga, mga ka-BBM Solid. Ayan guys, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking FB page, ang M1 BBM Solid. At syempre, welcome sa M1 Starred Honey TV. Ayan, huwag niyo rin kalimutang i-subscribe ang M1 Starred Honey TV sa aking YouTube channel. Huwag mong kalimutang i-hit yung bell icon para lagi kang ma-update pag may bago akong video na i-upload. At pag may live stream din po ako. Ayan, so ito ay tatapik din natin ang isang interview ni Arnold Clavio o si Ighan kay Kathleen Lasponia, na isang Filipino na nagtatrabaho po dyan sa may Itaewon, South Korea, kung saan ay na-witness po niya ang buong pangyayari na isasagawa yung Halloween party, no? Kasi dalawang taon na nakalipas na hindi nagkaroon ng Halloween party dyan sa Itaewon na South Korea. Iba-ibang lahi po ang dumadalo po dyan o nakiki-party sa Halloween party na yan. Pero ang malungkot na balita at marami pong nasawi dyan sa Itaewon, South Korea. Nagkaroon po kasi ng stampede doon sa masikip na area at halos 100 mahigit yung namatay. So, condolence po sa mga lahat po ng pamilya na nasawi, nakikiramay po tayo sa inyo. At malungkot na balitang ito dahil after 2 years at ibabalik sana yung ganyang party, Halloween party, ay ganito yung nangyari. So hindi na natin papatagalin, bibigay ko na po sa inyo ang interview ni Arnold Clavio kay Kathleen Lasponia. South Korea, isang Pilipino po naroon mismo sa Itaewon bago naganap ang stampede. Siya po si Kathleen Lasponia at makakapanayin po natin siya ngayon. Magandang umaga sa iyo, Kathleen. Magandang umaga po, Sir Ighan. Oo, kamusta ka na ngayon at nasaksihan mo itong nangyari dyan sa Itaewon District? Ito po, okay naman sa ngayon. Tinatry pa rin i-process yung na-witness namin magkakaibigan that night. So, medyo akala ko nung una, okay lang. Kasi nung first night after the incident, may kasama naman akong umuwi yung kasama ko. Mm-hmm. But last night, to be honest, medyo nahirapan lang ng kaunti matulog. Kasi parang sa movie, pagka parang napapikit ka, parang naalala mo yung mga katawan ng mga dinadala nung nire-rescue na siya. So, medyo rough last night. Pero hopefully, it will be better po. Pakilarawan mo nga yung mga nasaksihan mo mismo doon sa Itaewon. Okay, that night po kasi parang tulad nung iba, isa ko doon sa mga syempre excited after 2 years na naman is tawag na nila is no mask Halloween. Mm-hmm. So mga around after work kasi medyo late na ako pumunta kasi I was thinking anyway it's a Halloween party naman so medyo salubong yung theme. Mm-hmm. So mga 9 o'clock, 9:20 dumating ako doon sa Itaewon Station. Kasi sa subway pa lang, pahirapan ang lumabas. Hindi siya naging madali siguro. Mga 15 to 20 minutes, sobrang block yung mga daan, both ways, pababa at saka paakyat. And then nung finally, nakalabas na ako sa Itaewon Station, to my surprise, hindi ko na-imagine yung dami ng tao. Mm-hmm. Sobrang biyan siya dun sa mga usual years. Though expected na madami talagang tao, I guess sobrang naging excited yung lahat dun sa pagbabalik na nung event
sa Itaewon. Actually, it wasn't a street party. Walang event, walang official event na ginawa doon sa area. It's just that yung mga individual stores, clubs, and pubs, nagkaroon sila siguro mga several events, and then, yun, nag-hype yung mga invitations and all. And then, pagbaba ko sa sa Itaewon Station, dun in front of the Hamilton Hotel, wala na siyang signal. So, nahirapan din ako mahanap yung mga friends ko. Okay. Walang data signal yung mga local carrier. So, finally, nagkita kami ng isa kong kasama. Oh. And then, we tried na baybayin. Kasi yung Itaewon kasi, sa likod ng Itaewon Station, nandun kasi talaga lahat ng mga hilera ng mga clubs. Okay. So, yung alley na yun, maliit lang siya. And para siyang pati. Kasi may mga lanes na connecting sa pa-station, tapos sa likod yung main street na actually mas maliit siya kumpara dun sa usual street na highway. Okay. So, kailangan naming baybayin pataas. Noong una pa lang, nung paakit pa lang kami, parang hindi na maganda yung feeling kasi parang talagang shoulders to shoulders na yung lakad. Uh-huh. So, nung paakit pa lang dun sa main alley, medyo struggling na siya. And then finally, when we came dun sa T-section, tinatry kong kontakin yung mga friends ko and nag-send sila ng location sa akin. Mm-hmm. Napunta kami doon sa kabilang side, which is I felt like na parang blessing na rin siya. Kasi little did I know, nagsistart na palang magbuo dun sa left side. So inanod kami, literally inanod na lang kami ng mga tao to the other side, to the right side, mm-hmm. which is palayo pala dun sa mga friends ko. Okay. And then, after namin maanod, literally dun sa kabilang side, nag-decide na ako, sabi ko dun sa kasama ko, no, hindi na natin kayang bumalik that way. Sabi ko, pumunta na tayo sa highway. So, sa highway na kami dumaan, like, literal nakasabay yung mga sasakyan. Kasi so, sabi ko, I don't feel right about it. Kathleen, tapos, when we were passing by, yes po? Anong pakiramdam nang malaman mong 153 ang namatay na dyan sa Itaewon? Nagulat po ako dun sa dami na. Kasi nung nandun kami, bago pa kami umuwi, there were reports na nasa 50 yung headcount nung death. Mm-hmm. So ngayon nakakakilabot na until ngayon nanonood ako nasa 154 mm-hmm. so far, and then umangat na rin yung numbers ng foreigners, umangat na siya sa 25 mm-hmm. and madami din pong missing. And last night may isa kong kakilala na hinahanap din daw ng mga kaibigan niya, isa naming dating katrabaho, so Pilipino yeah, yun may hindi po, Uzbekistan siya. Okay. So, sa mga foreigners, so far, ang balita is yung nationality is Russia, Norway, China, Uzbekistan. So, nakikibalita pa rin po tayo kung may Pinoy, and hopefully wala naman pong na. Maraming salamat sa impormasyon. Ingat kayo dyan sa South Korea, si Kathleen Las. At inyo pong narinig ang kabuang interview ni Arnold Clavio kay Kathleen Lasponia. Diyan po sa may Itaewon, South Korea, na kung saan ay marami pong nasawi dahil po nagkaroon ng stampede.